ba kayo sa Love is Sweeter, the second time around? Ito ang kwento ng mag-asawang John at Monique. Nagbibigay inspirasyon sila sa isang blog kung paano nila nalampasan ang pagsubok sa relasyon. At ngayon, hindi lang sila sa internet nagbibigay ng pag-asa. Tunghayan ang kaunting pananalig sa Bandila Extra. An Ounce of Faith o Kunting Pananalig, ang blog ng mag-asawang sina John at Monique Ong. 7 taon na silang kasal ngayon. Paano nyo naisipan na simulan ang blog na to? Talagang binigyan kami ng Diyos ng second chance. So siguro sa dami ng pinagdaanan naming pagsubok, madami na sobrang sakit na nagawa rin namin sa ibang tao. Sabi namin, kailangan namin maging channel of blessing. Gusto namin makapagbigay ng hope sa mga taong nagdadaan rin ng mga pagsubok. Madilim ang nakaraan ng mister na si John. Before I met the Lord, ako'y addict sa sex actually. Sira yung buhay namin dalawa. So nagkaroon ng time na hindi pa kami kasal, dalawa na yung anak namin. And after we met the Lord, we deemed na dapat siguro itama natin yung buhay natin. Parehas ding malayo sa ama ang kwento ni na John at Monique. Isa sa dahilan kung bakit naging mapusok ang kanilang kabataan. Yung dad ko left me, I was 11 years old. So I had bad memories. My father. Nawala na yung daddy ko, umalis siya sa buhay namin 8 years old. May nagkita lang kami ulit. I was already 26 years old. Meron akong, I had my daughter already. Yun, sinabi niya, gusto mo ba ako makilala? Punta ka dito sa Makati City Jail. Nandito ako. Binigay ni God yung chance na makilala ko siya ulit. At doon talaga actually na-restore yung pagkatao ko ulit eh. Bago pumanaw ang kanilang mga ama, nagkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga puso. Naayos ang buhay ni na John at Monique. 5 na ang kanilang mga anak at lahat homeschool. Ang gusto kong mangyari sa mga anak ko, talagang magiging full-rounded sila. Hindi lang yung magaling sila sa academics, how they communicate with people, they'll end up also following the Lord. Tingin ko ang greatest impact hindi mangyayari lang sa loob ng paaralan, kundi sa loob ng bahay talaga. Hindi lang sa vlog natatapos ang pananampalataya ni na John at Monique. Nakapagpatayo na rin sila ng simbahan. At dito, naging mas malinaw ang kanilang calling, ang makapagturo sa mga batang kapos sa buhay. Talagang very rowdy sila. Every 10 minutes, makakarinig ka ng mga malulutong na mura. Most of them, hindi sila naliligo dahil wala silang mga facilities sa bahay. Whenever volunteers would come, sinasabi nila sa amin, John, alam mo, sobrang babait ng mga bata nyo. Dito, they memorize Bible verses. Even yung mga parents nila, now they say that they really see yung pagbabago sa mga anak nila. And so talagang pinupush nila na mag-attend dito. Gaano kahalaga ba ang Panginoon sa buhay ng tao para talagang bumuti ang buhay niya? Alam mo, pag walang Panginoon, ang hirap maging kontento. But when you have the Lord in you, you become a person of gratitude na talagang lahat ng bagay, maliit o malaki, nagiging mapasalamat ka. Para naman kay Monique, An Ounce of Faith ay hindi lang basta vlog. Kaya tingin ko, yung vlog na ito ay hindi ko lang siya hinahandog para sa mga taong para mabigyan sila ng pag-asa. Pero love letters ko na rin ito sa mga anak ko. O, feel good, di ba? Dahil malapit na po ang Pasko. Alam niyo, nagtuturo rin sina John at Monique ng Livelihood Project sa barangay nila. Marami pa po silang proyekto para maging blessing sa kapwa. Todo pasasalamat ang grupong hashtags